It's not enough that we know fake news exist. Ang mas mahalaga, kumilos para pigilan ang paggawa at paggalat nito. First, know how to spot them. Check the source. If it does not come from a reputable and recognized news organization, magduda ka na. Usually, misleading news have very alarmist and sensationalized headlines. So when you see headlines like these, magduda ka na. Lalo na kapag binasa mo ang article at walang kahit na anong pruweba, paliwanag, detalye, o pangalan. Second, check the accountability. Dapat ang writer ay may pangalan at totoong tao. Ang mga itinuturing na reputable at recognized news organizations, may nakapublikong editorial board, nagpe-present ng iba't ibang sides ng issues, at may kilalang fact-checking system. When you're not sure, Google, verify it. Fake news propagators do not have the patience or the skills to gather their own information. Lahat ng yan, kinuha lang din nila sa internet. So most possibly, you will be able to find the original source of the information online. Double check if they match. Kung may mga hindi magtutugma, magduda ka na. Sa videos naman mga best, madali lang yan. If the videos are severely cropped, if they jump too much or hindi tuloy-tuloy, malamang sobrang edited ng mga yan. Kinuha lang din nila sa kung saan-saan sa internet. So, get keywords and look for the original video yourself. For photos, there is no excuse. You can use Google's reverse image search. You may counter-check photos there and it will lead you to the original source. Actually, mga bes, dadali naman talaga ang buhay natin if we just one, know when we are being lied to, and two, learn how to trust our news organizations. Kapag hindi galing sa kanila ang information, do not easily trust the information. Now, I know what some of you might be thinking, eh, biased media nga eh. Yes, by the way, biased with an ED. If that's the case, we advise you to maybe start with this. One, pick one news organization that you trust the most and get your primary information from them. At bukod rin sa mainstream media organizations, marami tayong alternative news organizations na maaaring magbigay sa atin ng iba pang perspektibo tungkol sa isang issue. Ugaliing mag-cross-check sa iba't ibang news organizations para siguruhin pare-pareho ang facts nila tungkol sa isang issue. Dahil hindi naman natin sinasabing perpekto ang media, ang mahalaga, meron silang accountability. Alam natin kung ano ang proseso nila at kung sino ang ating sisingilin. Dahil isipin nyo na lang, if we don't trust any of our news organizations, where else would we get our information? Now, it's your turn. May kapangyarihan kang pigilan ng paggawa at pagkalat ng fake news. Verify. Call out friends or relatives who report fake news. Message them or comment on their posts. And most importantly, do not share them. Let us all be responsible netizens. I'm Darlene Kai from Out of the Box Media Literacy Initiative kasama ang SubSelfie.com at nagpapaalalang huwag tayong magpaloko. Look beyond and behind the facade. And let us always remember to be on the lookout.